Hello, Water Signs! Welcome to Like a Tarot! Gamit ang personalized cards, alamin natin ang message ng person ng mga Water Signs. Ikaw na lang bahalang tumukoy kung si person may ito o ikaw. Angels and Guides, please guide us. Ano ang message ng person ng mga Water Signs? Ayan, ito pala yung sitwasyon nyo. Secret lovers. LDR, long distance relationship. Pero ang tingin ko ang ilan sa inyo, yung secret lover ang kasama mo. Or malapit sa iyo. Yung ka-LDR ang totoong karelasyon. Ayan, ito yung pang third card. Ikaw pa rin. Alin kaya yung binobola niya? Sabay ganun eh. Alin kaya yung tinutukoy niya? Yung malayo or malapit? Nako, nabuking ba kayo? Hustisya. Isang card na lang. Ayun, yun nga talaga yung nangyari. Separation. Maybe nabuking nga talaga kayo. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano yung bottom of the deck. Yan yung magiging guide ng reading natin. I-reverse ko lang naman yung konting cards para mabalanse yung reading natin ngayon. Sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us ano ang bottom of the deck para sa mga water signs. Connected sa personalized cards, 5 of Cups. Ibig sabihin talaga ng card na ito ay separation, divorce, at saka yung malalim na galit. At saka ang ilan sa inyo dahil sa kalungkutan or painful na nararamdaman, ayaw mo rin makipag-contact sa kahit kanino, gusto mo munang mapag-isa. Ang advice ng card na ito ay hindi pa katapusan ng buhay mo. Meron pang susunod na mga mangyayaring positive at magbibigay pag-asa sa iyo. Nasayang na yung oras mo dun sa person kaya huwag mo nang patuloy na sayangin pa. Ang reading natin ngayon ay para sa situation, challenge, past, future, hope at outcome. Kunin ko muna lahat ng cards. Connected lahat ng cards na ito. Itong Knight of Pentacles. Marami kang magandang katangian kahit na nagkakaroon ka ng problema sa buhay. At saka huwag mo rin sayangin yung mga brilliant ideas mo sa masyadong defensive na tao. At saka para sa ilan, kailangan mo munang i-practice na dapat ka mapagkakatiwalaan kung nagkaroon ng problema sa relasyon. At saka guys, kung meron ka mga plano, gawan mo to ng aksyon kahit mabagal yung progress niya. Kasi guys, ang challenge, itong 9 of Cups na magkakaroon ng mabagal or delay na success sa buhay mo. Dahil sa ang ilan sa inyo, masyado kang naapektuhan ng emosyon mo dahil sa traumatic na situation or painful situation. Alam nyo guys, may success naman dito eh. Kaya lang, dahil nga sa nagpapaapekto ka sa emosyon, hindi ito dumadating.
Maraming area ng buhay mo ang nagkakaroon ng delay dahil sa naapektuhan ka sa sitwasyon. At saka, i-reassess or suriin mo munang mabuti yung mga gusto mo at saka yung true fulfillment na hinahanap mo sa buhay. Itong the moon naman ay ang past. Ang ibig sabihin ng card na ito ay kailangan mo ng suporta at saka guidance. Maybe sa guide mo o kaya sa mga taong nakapaligid sa'yo na napagkakatiwalaan mo. Halimbawa guys, hindi mo masolusyonan yung problema mo sa makatwira na pamamaraan. E di matulog ka lang muna. Hayaan mo muna yung sitwasyon. Ipagpalibang mo muna ng ilang araw o kaya kumain ka. Para nakakalma mo yung sarili mo at nakukondisyon mo. Para magkakaroon ka ng mga idea at saka yung maisip mo kung ano yung nararapat na solusyon sa sitwasyon mo. At saka base sa card na ito, i-guide ka ng angel mo. At magagamit mo rin yung talas ng kutob mo. Itong the chariot in reverse ay future. Ang ibig sabihin ay walang patutunguhan yung galit at saka takot na nararamdaman. Patungkol man yan sa career, business, financial or love life. Sa mga single, hindi mo mawari yung person kung gusto ka ba niya makarelasyon or hindi kasi hindi nagpapatuloy yung pagsuyo niya sa iyo. Huwag kayong pastak sa ganyan sitwasyon kasi walang direksyon yung ganyan. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung person mo makasarili, focus lang siya sa sarili niya at saka sa mga maling ginagawa niya. At feeling pa ng person, siya yung kawawa at biktima sa sitwasyon. Ito naman yung judgment na hope na ang ibig sabihin, ikaw yung magbibigay solusyon sa mga problema mo. Ang ilan sa inyo nakikita mo na ng klaro kung ano talaga yung tamang desisyon na nararapat para sa iyo. Para sa ilang single, happy yung potential person kasi nakilala ka niya. Kasi para sa kanya, ikaw yung nagbigay sigla at positibo sa buhay niya. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship ay yung person mo, naiisip niya na kahit hindi ganun ka perfect or hindi ganun kasaya ang relasyon niyo, ay kailangan ng kalimutan kung ano yung nangyari sa nakaraan at mag-move forward together. Andun kasi yung kagustuhan niya na mag-work ang relasyon niyo hanggang future. Itong Eight of Swords, nakadalawang cards ka na para sa trial court. Maybe ang ilan sa inyo ay hindi pa rin matapos-tapos yung problema nyo ng person mo. Outcome na to guys eh. Ang advice ng cards ay huwag magpanik. Sa kakaisip mo, yan yung mas lalong nagpapanegatibo sa sitwasyon. Para sa mga nasa relationship, ang advice ng card na ito ay kailangan pag-usapan nyo ng person mo yung mga issue na nangyayari sa relasyon. At saka base sa card, pareho kayo ng person mo na hindi kayang harapin yung problema. At pareho din kayong takot ng person mo sa magiging resulta. Sa mga single, ang ilan sa inyo dahil marami kang paniniwala at saka limitasyon patungkol sa love, marami kang na-miss na oportunidad. At ang ilan sa inyo, ito yung nagpapalungkot sa iyo. Alamin naman natin ang patungkol sa career. Five of Wands in reverse. Ang ibig sabihin nito guys, kung ano man yung nangyayaring problema sa trabaho mo, mareresolbahan nito. At para sa mga naghahanap naman ng trabaho, matatapos na yung paghihirap mo kasi makakahanap ka na ng bagong trabaho na magbibigay solusyon sa problema mo. At ang advice pa ng card para sa career, kailangan ng teamwork or collaboration para mapapalapit ka sa mga katrabaho mo at mapapadali yung mga gawain sa trabaho. Alamin naman natin ang advice ng mystical cards para sa mga water signs.
flourish. Ang ibig sabihin ng card na ito ay kailangan mo matutunan kung ano yung na-experience mo sa past para magkakaroon ng solusyon yung problem mo sa present at future. Ang next na alamin naman natin ay patungkol sa financial, Page of Pentacles. May mga positive news patungkol sa financial at ang advice pa ay yung bang isecure mo yung financial na meron ka. At saka ang ilan sa inyo sa financial, mas nag-focus kayo sa career mo. Kaya nagiging maganda yung takbo ng financial mo at magiging pabor sa'yo yung sitwasyon patungkol sa financial. Kung meron kang bibili na bahay, kotse, or malaking pagkakagastusan. Ito yung mystical card mo. Celebration. Ang meaning ng card na ito ay ito yung time para i-enjoy mo naman yung oras mo at saka yung kinita mo. Na magkaroon ng time or connection sa person, sa family, or friends. Itong Three of Cups naman ay para sa health. Na ang ilang water signs ay yung bang nasa magandang kalusugan. Or ang ilan sa inyo isi-celebrate mo yung healing dahil na rin sa matagal kang nagkaroon ng sakit. At ang ilan sa inyo marami kang celebration na aatenan kaya kailangan ng moderation sa pag-inom at pagkain. Para ma-maintain mo pa rin yung healthy na kalusugan. Ayun, ang bilis ipakita ng card mo eh. Light. Ang ibig sabihin ng card na ito ay mas mag-focus ka sa mga solutions at positive. I-release yung mga bagay na magpapahinto sa tagumpay mo. Maraming nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Alamin naman natin gamit ang dice, ang angel number mo. I-search nyo na lang sa Google yung angel number at i-click ang image. Marami doon. Four, four, one, one. Two, three, two, six. Four, three, three, three.